Good evening, guys. Welcome to tonight's episode of Facts First. Ako po si Christian Esguera. So today is January 30. Bilis ang panahon, no? Kamakailan lang eh. Parang kailan lang. Diba? Lahat tayo nagsiselebrate ng Pasko. Eh ngayon, patapos na po in January. Papasok na po yung February. Pero kita nyo naman, no? Bagong taon, pero ang dami agad nangyari. Nga pala, no? Wala pa rin po tayo sa ating studio, pero tomorrow, balik na po tayo sa ating studio. Let me know kung malinaw po yung dating natin sa inyo kasi nasa malayong lugar pa po tayo at this point. Pero gumagamit naman po tayo ng magandang microphone. Pero let me know kung hindi po maganda yung audio at internet. Anyway, kung napapansin niyo po, no, hindi pa tapos yung buwan pero parang ang dami nangyari. In particular, dito sa implosion, dito sa pagkakasira nitong Unity. Although hindi naman dito nagsimula lang yan. Kung mga matagal na po natin nakikita yung mga cracks. Pero ngayon, talaga mukhang wala nang balikan. No? Imagine nyo, di ba? Nadinig nyo naman siguro yung mga pinagsasabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung isang anak ni Duterte, pinagre-resign pa siya. Masasakit ng mga sinabi. Kaya napikon na rin si BBM, di ba? Sabi niya, it's the fentanyl. Pero syempre ngayon, yung mga alipore si Duterte, todo yung pagtatanggol sa dating Pangulo. So, tapos, ang medyo weird dyan, di ba? Yung anak ni President Duterte, si Vice President Sara Duterte, ay, hindi pa umaalis sa cabinet, ha? Parang medyo kakaiba po yun, no? Anyway, pag-uusapan din po natin yan in the coming days, in greater detail. Pero ngayon, gusto kong pag-usapan ganito. No? Alam niyo po, ano, di ba may kasabihan, when elephants fight, the grass suffers. Okay? Dito po, sino ba yung dalawang elepante? Dalawang higanting political dynasties. Yung talagang ang laki-laki ng dinestiya nila, ang tagal na po nila sa posisyon. Ngayon sila nag-aaway, yung mga Duterte at saka yung mga Marcos. Ngayon, ang gusto po natin pag-usapan dito sa episode na ito, ay pakinabang ba yung mga ordinaryong Pilipino? Habang nanonood tayo sa nangyayari, iba sabi sa'yo, kumakain ng popcorn, ano po ba yung pakinabang natin dito? So I'd like to welcome to our program ngayong gabi si former Bayan Muna Representative. At siya po ngayon ang chairperson ng Bayan Muna Party List, si Attorney Nery Colmenares. Magandang gabi, sir, and thank you for joining us ito po sa Facts First. Magandang gabi, Christian, at magandang gabi po sa lahat ng viewers ninyo. Okay, una-una, Kong, nagulat ba kayo dito sa nangyari dito sa Unity? Bagong taon, pero grabe yung pagkakabiyak eh, no? Nagulat ba kayo rito sa mga sinabi ni Duterte at ng kanyang mga anak? Well, predetermined in a sense yung pagbiyak ng alyansa nila, no? Ako as early as 2022 sinabi ko na yan eh, na hindi tatagal to kasi magbabanggaan talaga to lalo na 2028. Ang mali ko, hindi ko ini-expect na ganito kaaga. I was about 2 to 3 years off sa aking prediction kasi I thought after 2025 election, 26, doon magsisimula yon. In any case, nagulat in the sense na masyadong bigla at masyadong grabe yung pag-escalate na hindi natin ini-expect, no? But gano'n naman talaga ang mga Duterte. If you pag bumira sila sa iyo, grabing escalation agad 'yon at ay nakita ko siyempre napikon na rin yung Marcos administration kaya medyo pabalagbag na rin yung sagot recently. So 'yun ang unang punto dito sa hidwaang ito. Sa aking pagtingin, there's no turning back. Uniteam is over. Kahit na magpretend pa silang dalawa, yung dalawang pamilyang to, na sila'y nag-uusap, o you know, nakangiti, tapos na yung alyansang yon. Wala na talagang tiwala ang isa't isa dito. Kaya it's just bound to happen, no? Ang hindi lang natin alam kung gaano pa katagal yung semblance dito. Pero ang pinakatitingnan natin dyan, syempre, ay ang presence ni Sara Duterte sa kabinete ni President Marcos. Ano nga para tingin dyan? Mga ba dapat mag-resign na? Or kung hindi pa nagre-resign, bakit kaya? O dapat ba tanggalin na ng Pangulo? Ako, actually, nagulat ako na hindi pa siya umaalis, no? Kasi untenable na yung position niya. Pinag-resign ng pamilya mo ang principal mo, di ba? Ikaw yung cabinet member, principal mo si President Marcos, pinag-resign. Ba't nandiyan ka pa? No? But in the end, of course, decision yan ni Vice President Duterte kung aalis siya. And of course, decision din ni President Marcos kung tatanggalin siya.
Pero kahit hindi pa siya umalis, hindi ko na ma-imagine pag sumama siya sa cabinet meeting, Christian, eh. Ano yung diyan, 'di ba? Yung ginawa nila kay Lenny Robredo dati na sinama kuno nila sa cabinet, parang ganoon na rin ang maranasan ni Sara Duterte diyan. Pag umattend siya sa cabinet meeting kasi ang mga kasamahan niya diyan walang tiwala sa kanya. And in fact, some of them are probably the ones who are sort of undermining the Dutertes also. So para sa akin, it's a matter of time ang yung formal na breakdown nito. At siguro yung isang simbolo diyan ay ang resignation o yung pagtanggal kay Sara Duterte sa kabinete. Oo, oh, pag ganun talaga, ano na yan. Sagad na yun. Pero, nga iniisip natin, di ba usually ang kasabihan dyan, ang cabinet secretary serves at the pleasure of the president. Tapos, yes. Di ba, dati, in the past, pag may mga cabinet members na kung dapat umalis na, kina-claim nila lagi sa mga interview, I serve at the pleasure of the president and habang nandun pa yung trust and confidence ng Pangulo, hindi ako aalis. So dito, I don't know kung paano na may maintain yung pleasure at saka yung trust and confidence after everything that has been said, no? Ako naman, yung mga statement na gano'n ng cabinet member na I serve at the, ano, at the, talawag dito, at the discretion of the president, mga cop-out yan eh. Kung ikaw ay hindi ka na nag-agree sa policy ng gobyerno, malis ka. Do not, huwag kang kumapit sa posisyon mo at palusot mo lang na, you know, I serve. Anyway, pwede naman ako tanggalin ng presidente. So para sa akin, yung mga ganong justification, cop-out yun, no? Pero in this case, I guess, I don't know if Sara Duterte will say that. Or I don't know if President Marcos will kick her out. Hindi ko alam. Ang point ko lang, untenable na ang posisyon niya, kaya nagulat ako na hindi pa ito nangyari hanggang ngayon. Maybe there will come a time na one of them will either leave or the other one will fire the other. Pero tingin ko untenable na nga na magstay pa siya doon, lalo na ang kabinete mismo ay wala na rin tiwala sa kanya, tingin ko. Nga pala kong, no? Kasi nakikita ko rin itong mga comments sa ganito ang social media. Very predictable naman ito na sinasabi ng iba. Oh, labasin yung popcorn kasi nag-aaway na yung members ng Uniteam. Tapos yung mga opposition, parang sit back and relax. Yung legit na opposition, ha? O, kasi ngayon, si Duterte yung pumoposition na opposition, eh, no? Kayo, bilang part ng legit opposition, I mean, ganun din may attitude niya, parang natutuwa kayo na. Pakita nyo na, I told you so. Or, in a way, na-entertain ba kayo sa nangyayari? Well, ang opposition syempre oportunidad sa kanila ito, no. Pero hindi siya entertaining in the sense na ang kawawa dito yung masa eh. Ang unang impact nito, mahahati syempre yung supporters ng Duterte at Marcos dito. Ngayon mawiwindang sila, no. Kasi kailangan nilang pumili eh. Ang iba sa kanila, pwedeng hindi na nga pumili eh, Marcos man o Duterte. Kundi madismaya na talaga at hindi na pipili sa kanilang dalawa. But in the end, yung masa in general, kasi, you know, maraming problema. Ang krudo tumaas ng dambuhalang pagtaas kanina, di ba? So, paano marisolba yan? Dapat ang presidente at ang ating executive ay nakatutok dun sa mga, you know, gas kampong, mga companies ng Petron, Shell, Caltex, paano ito nangyari, di ba? O kaya yung inflation at iba pang mga problema, pero nahatak sila dito sa bangayan na to. Which shows the ugly side of Philippine politics, ha? Na ang dynasty nagbibicker among themselves for position, di ba? And power, hindi doon sa issue ng taong bayan. So yeah, I guess in that sense, kawawa ang taong bayan kung tuloy-tuloy ito in the sense na hindi maatupag yung mga problema nila. Pero you have to admit that this is also an opportunity for the opposition to strengthen itself sa gitna ng pag-clash nitong dalawang, ang sabi mo nga, higanteng elepante.
At may malaking implication ito sa 2025 and probably 2028. Mm-hmm. Pero nga, do you subscribe to the idea na habang nagbabangyan itong dalawang higanting political dynasties, the best thing for the opposition to do, yung legit opposition, is to sit back, relax, and don't interrupt the rift between the two while they're destroying each other? Ako naman, yung rift between the two, hindi dapat pumili ang tao dyan, no? Kanina, pero at the same time, opposition para sa akin should not sit back and relax. Gawin nila ang dati naman nilang ginagawa. Wala pa man ng yung away na to. Ang trabaho naman ng legitimate opposition ay magpalakas, magpaliwanag ng mga issue sa taong bayan. Kasi opposition ka eh. Yung mga issue, whether it's chacha or inflation or pataas na presyo ng gasolina, trabaho ng opposition na ipaliwanag yan eh sa taong bayan. Eh. Kung makita mo sa ibang bansa, ganoon naman ang trabaho ng opposition sa England, di ba? Kung ano yung maling policy ng government, i-criticize nila kasi trabaho nila yon. Eh. So tuloy lang yon. In fact, the more reason na doblehin nilang efforts nila sa mga opposition instead of, you know, relax and watch. Kasi this is a good opportunity to explain to the people na, see, tingnan nyo, ang interest naman ng dalawang to, hindi kayo. Eh. Ang interest lang naman nila, sino ang sunod ng presidente sa 2028. At nagagamitan pa sila ng mga issue, kunyari, pero actually, pinag-aawayan nila dito ang 2028. Kunyari, People's Initiative, kunyari ICC o iba pa, pero actually 2028 ang pinag-usapan dito at hindi mga batayang issue ng masa. So on one hand, dapat ang mamamayan ay ipanawagan sa gobyerno na solbahin nyo nga muna ang problema namin kasi hirap kami ngayon sa mataas na presyo ng bilihin. But on the other hand, yung opposition naman, this is an opportunity to double our efforts and continue what we've been doing before doon sa pag-generate ng opposition sa bansa. No? Kanina may nagtanong sa akin, oh, Kong Neri, so which side are you? Sabi ko, kailangan ba akong pumili doon sa dalawang side na yon? Ganito na ba ang politika sa Pilipinas? Yung wala na talaga tayong choices, pipili ka. Sabi nung isa, isn't this one better at least than the other? Sabi ko, ang hirap kasi pag i-divide mo ng ganun, na ang Pilipino, wala nang opsyon. Ito na lang pagpipilian nating dalawa. In fact, yung ginagawa nila ngayon is in a sense game changer eh. Because it is now an opportunity for the genuine opposition to build a credible and strong opposition in the future. So instead of us choosing between the two, why don't we select what we think the opposition who will serve the interest of the Filipino people better? Yun dapat yung trabaho natin instead of bickering among ourselves sino ba sa dalawang ito ang ating pipiliin, kasi hindi ganun ang kalagayan, ang destiny ng mamamayang Pilipino, na pumipili na lang tayo sa dalawang evils and we'll just choose the lesser evil. We should have the opportunity to choose not the lesser evil but to choose what is best for the Filipino people. Actually, masaklap dyan, Kong Neri, no? Although that's a reality, no? Not just in Philippine politics, pero it's really more pronounced in Philippine politics or elections na many of our people, our voters, are kumbaga trapped in that choice between two evils, no? Pero pag ganun kasi, pag pipili ka ng lesser evil, evil pa rin yun eh. Diba yung nakasabihan dyan? Correct. Nakakatakot. Correct, oo. Ako naman, may pag-asa ako that there will come a time na ang mamamayan naman ay magkakaroon ng option na pumili ng mas tamang, mas karapat dapat na kandidato. More than, wala ka ng choices, ito na lang. So, yeah, but I understand you. At tama naman, karamihan, hindi lang yun sa presidente, kundi hanggang baba, hanggang mayor minsan, wala ka namang pipiliin. Pareho lang naman mga dynasty ang mga yan. But I continue to hope na may mga prinsipyado na mga public officials na
magbigay ng kumbaga a valid viable option sa mamamayan. At ang susi naman yan sa pagdala ng viable option na yan, ang plataforma dapat, for me, this is one of the times na ang oposisyon ay strengthen yung plataforma. Isang plataforma, isang programa na nananawagan ng solusyon sa mga basic problems ng mamamayan. So, while some may say na, sige, popcorn ka na lang, enjoy and watch, ako, hindi naman. Kailangan magtrabaho, in fact, work harder ang opposition dito para idulog ang mga karaingan ng mamamayan at mag-demand ang opposition sa gobyerno na sagutin nyo ito. Hindi pwede, away lang kayo dyan, sagutin nyo ito. Ang mahal ng presyo ng gasolina, ang baba ng sahod, may contractualization, at lahat ng mga problema ng mamamayan, i-demand at ang oposisyon, ang isa sa mangunguna dapat yan para mag-demand sa gobyerno na tugunan ang mga problemang yan kaysa sa maubos ang oras nila sa pag-away sa isa't isa para sa paghanda nila sa 2028 elections. And actually, Conner, if I may add, no? Hindi naman actually rocket science on the part of government to identify which issues are actually most important to ordinary Filipinos. Tumalabas siya sa mga survey. Kahit walang survey, makikita natin yan sa kalye. Bumalang taas ang bilihin, ang mga binabanggit yung trabaho. Tapos kanina, nag-resonate sa akin yung sinabi niya, no? Nagagamitan yung dalawang kampo ng mga issues to promote their self-interest. Gusto ko lang sana dagdagan ko, Mary, no? Sabi niyo kasi, this is all about 2028. And I think for the Dutertes, this is about their political survival. Saka yung literal na huwag makulong yung tatay nila. I think this has a lot to do with their fear na yung arrest warrant from the ICC lalabas perhaps sooner than later. I don't know whether you agree with me. Kasi grabe yung pagkakatrigger, eh, no? Tama, tama ka. Ang ICC is a major concern for Dutertes. They were so confident nung panahon nila na, wala yan. Pero ngayon, medyo kabado sila, no? At ginagamit lang nila ang isyong to, but survival. Ang issue naman ni President Duterte, ayaw kong husgahan ng mga dayuhang, mga puti, mga dayuhang korte. Eh, nationalist ba si President Duterte? Eh, binigay niya halos yung buong teritoryo natin sa West Philippines sa China, di ba? So, kunyari lang yung issue. Narinig ko yung speech niya, anti-chacha na siya. Itong chacha, dapat i-defend ang konstitusyon. Eh, siya yung pro-chacha ng panahon niya eh. Tulak siya ng tulak ng federalismo, chacha. So, para sa akin, you know, ginagamit lang yung issue na yan. Hindi naman talaga sila sincere dyan sa mga issue na yan na, you know, ang chacha masama yan, eh sila nga ginagawa. Yung ICC, dayuhan yan, hindi dapat tulungan yan. Eh sila nga mismo pinamigay sa China yung mga claims natin sa West Philippine Sea. Talagang takot lang sila sa ICC kasi may kaso sila at may investigasyon. At ang pangamba nila, which is probably true, medyo nagko-cooperate na ngayon ang Marcos government doon sa ICC. At there is a big chance na magkaroon ng trial sa ICC at magkaroon ng warrant of arrest. At pwede talagang sabihin ni President Marcos kay President Duterte na, look, you know, ayaw ko man sana ipahuli ka, pero this is international law eh. Na ang Pilipinas, sumusunod lang naman kami sa international law, so pasensya na, talagang i-implement namin ito kasi ito yung pinagkasunduan natin sa Rome Statute dati pa. I mean, it can happen, and that's probably one of the big reasons na nag-trigger ng away na ito nung lumakas ang suspicion ng Duterte family na pinapasok ng Marcos administration ng ICC dito sa Pilipinas. Nga pala ito, minitatanong sa inyo, Kong Nery, nasa Sherwin Salazar from Singapore. Who from the legit opposition can stand up? Someone who can speak up for the real, about the real issues. We need a face. Siguro nag-aarap siya ng rallying point, no? Yes. In 2022, it was Lenny Robredo. Pero ngayon ba, sino ba nakikita niya? May napipisil na ba kayo? Hindi ko rin alam, no? I understand, Sherwin, yung we need a face, no? Very important yan sa mga Pilipino. Pero gusto ko nang i-ano yan eh, i-shift na yung paradigm, kumbaga ba, na kailangan ba talaga ng mukha? Nakita naman na natin sa experience natin, mukha ang nagpapalitan sa pagka-presidente, vice-presidente. Hindi umangat yung buhay natin.
Ang importante kasi diyan yung plataforma. Eh, ito, binoto natin yung administrasyong to. Ano bang plataforma nila? Unity lang naman. Eh. Wala naman silang sinabi kung anong patakaran nila sa rice tarification, anong patakaran nila sa deregulation, sa contractualization. Wala eh. Walang plataforma eh. So, sa akin, ang mukha will come later, pero ang pinaka-main job ng opposition ngayon ay ang mag-create ng isang social agenda sa mamamayan para makita ng mamamayan yung plataforma nila, and the faces will crop up from there. Ang problema kasi sa mukha lang naman, minsan personality yan, hindi mo alam kung anong pinapaniwalaan niya, okay ba siya sa contractualization o hindi. Ano bang tingin niya sa human rights? Okay, ano siya eh, magaling na itsura, you know. So sa akin, it should be a combination of both. Pero I understand, importante ang mukha dyan, and it will come. Basta ipalakasin lang naman ng opposition sa ngayon ang sarili niya. At ito naman yung ginagawa niya dati pa, kahit hindi pa naman nag-aaway yung Duterte at ano. At saka yung unity, no? Sabi ko lang sabihin, yung magkaisa ang various opposition groups din naman sa gitna ng pagkahiwa-hiwalay ng alyansa nila Duterte. We stress na tayo, itry nating magkaisa on the basis of what we believe is a good platform for the Filipino people. So yeah, it will come, Sherwin, someday, siguro mga 2026, 2027, it will come, and we will find out, no? Anyway, yung mga opposition in the last so many years, ano lang naman eh, late naman sila nakita, and Lenny even, mga 2021 na lang yan halos, or di ba? October of 20 October 2021. So late na eh. So, pero it she was able to inspire a lot of people kahit later siya. So yeah, it will come. At hindi ako pessimistic dyan. At tingin ko there will be a good opposition, and the fact na nag-aaway yung dalawa ngayon is an opportunity for the opposition to win in 2025 and definitely in 2028. Okay. Ito nga, isa pa nakakatawa na. Tama yung sabi niya. Wala naman tayo nadinig na malinaw na platforma from the Unity in 2022. Diba, pag tinatanong sila, Unity. Kaya kaso yun mismo, hindi yata na-deliver, no? Yun na nga lang, eh. Yeah. Fell short pa, eh. Yeah. So, sana naman, there will come a time na ang pagpili ng nating is based on that, on the platform. Ano bang prinsipyo, anong track record dito, rather than gwapo yan, artista yan, sikat yan, or galing yun sa isang kilalang pamilya ng dynasty, more on the platform. And we hope 2028 will be a threshold election na pag-usapan talaga ang tunay ng mga platform at programa ng isang opposition, kahit hindi opposition, kahit yung kandidato ng administrasyon, dapat nagdi-discuss Manila, yes, at yung opposition, that doon pipili ang taong bayan, sino ba ang mas may plataforma na para sa mamamayan? Ito ba ay para laban sa contractualization? Ito naman, pro-contractualization, pupili ka ngayon. Kung manggagawa ka, syempre, doon ka sa laban sa contractualization, di ba? Kasi contractual ka eh. So, ganun yung dapat na pagpipilian sa 2028, at hindi yung idol ko tong taong to eh. Kaya lang, ano siya eh, pro-contractualization, so hindi ko siya maboto. I hope darating ang panahong yan na hindi nakabase sa idol ko to, politika to, sikat to, kundi ano ba ang prinsipyo yung sinasabi niya. Na specific ah, huwag yung mga general na unity, motherhood. Yung mga, hindi ganoon. Programa. Kung curious lang ako, hindi ba minsan, parang nangihinayang ka, sana naging action star ka na lang? Nang ano? Hindi ka ba minsan nangihinayang, Kong, na sana pala naging action star na lang ako? Correct. Baka mas madali sa akin. Alam mo, ayan ang wish. Never ako magiging star, wala sa mukha ko, at lalo na action, kasi wala talaga sa katawan ko rin yon. But ako naman. Teka muna, Kong, ba't si Jingo Estrada? Sorry ah, ba't si Jingo Estrada? Oh, star kayo. Action star rin dati ah.
Oo nga. Mas pogi kayo doon, ha? Objectively. Bibili kita ng ice cream dyan. Sige. Yeah, so anyway, yeah, of course, ako hindi ko masisi ang masa dyan, ha? Ako hindi ko sinisisi yan. Kasi it also happens to all of us, eh. Halimbawa, pag senador, po, sino pipiliin mo dyan? Sinerecall me na, sino yan? Di ba? Wala naman kaming advertisement. Wala naman kami dyan. Paano ka makilala? Eh, lumalabas ako sa news every day, pero bihira naman ng news. Nangyayari rin yan sa atin. Minsan, sa lokal naman, ang baliktad naman, yung magaling sa national, sa lokal, mahina. Di ba? Yung mga konsehal na yan, sino yan? Sububoto ka na lang ng kung sino-sino. Ah, ito, narinig ko na to, konsehal to, artista to dati, boto mo. It happens to even some of us, right? So, hindi ko rin sila masisisi on that. Pero ang masa, kilalang kilala ang konsehal. Pag tumatakbong kagawad kapitan, kilalang kilala nila. Pero yung tayo, sino ba tong kagawad na to? Ganun lang talaga yon. So, hindi ko naman sila sinisisi, kundi mas gusto ko sana ang mga kandidato will go for the platforms and the program. Kasi kung hindi ka going for the platform at program, ito ang kahinatnan natin, Duterte Marcos. Ito talagang mangyayari sa atin bawat eleksyon. Kapag personalidad at dinastiya ang ating pagpipilian, instead yung mga prinsipyo at programa ng bawat kandidato. So, kung Neri, pasensya na kayo. Kasi pag nasunod yung gusto nyo, baka maubos yung mga nasa Kongreso. Baka malaking mababawas sa Senado. Pag plataforma yung pinag-usapan. Joke lang naman yan. At nandyan yan, hindi unlad ng Pilipinas. Kaya sinasabi ko palagi sa kanila sa Chacha, eh. Chacha kayo, sabi nila, Neri, ito na naman kayo, oppose na naman kayo ng oppose. Sabi ko, eh, kasi propose kayo ng propose, eh. Ang Chacha, wala, ang bayan muna, wala kaming problema sa Chacha, basta walang karga. Ang problema namin, may karga. So, yung korupsyon, bakit galing ba sa konstitusyon yon? Yung kahirapan natin galing sa konstitusyon, wag niyo namang sabihin 'yan, 'di ba? So ganun lang ang ano ko diyan sa mensahe sa mga nagsasabi na ng katulad niyan sa Chacha, hindi plataporma, eh, yung vested interest kasi term extension ang gusto, gagamit ng issue ng taong bayan. Like, kahirapan nyo, isusolve namin. Ang korupsyon, tanggalin. Mag-chacha tayo. So, I guess, that's why chacha always loses in the end, eh. Kasi hindi mapakita ng... The proponents cannot always point to the nexus, to the relationship between the proposed amendment and the poverty. Hindi nila makonect talaga yan. Oo nga. Speaking of... Sorry, nag-choppy kayo. Hindi naman si Kong Neri. Yeah. Okay na ba kayo? Nandiyan pa ba? Hello? I can hear you. Gusto ko lang dagdag kasi speaking of gamitan, no? So binanggit nyo na ginagamit ng mga, ginagamit ng mga promoters ng Chacha, yung mga promotor niyan in Chacha to claim na magkakartahan development, sinisisi yung konstitusyon sa lack of development, no? Pero at the same time, yung mga Duterte naman, di ba sinasabi, gusto nyo mag-chacha kasi gusto nyo mag-parliamentary, gusto nyo kasi mga hayok kayo sa posisyon. Eh pero, hindi naman nila sasabihin niya kung hindi naman tatamaan din yung interest nila, di ba? Example, yung 2028 chances ni Sara Duterte. My point is, even if they're saying all the right things, alam natin yung motibo, it's still personal. It's still for their political benefit, di ba? Eh, yan ang obvious dyan, di ba? Yes. So based dun sa tanong mo kanina na pag nangyari yung plataforma na yan, baka marami sa mga congressman o mga senador ang mawala na sa posisyon sa sunod na eleksyon, sa akin, di so be it. Baka yun naman ang chance nating umunlad na pag we no longer see the same faces in government, but rather new faces that this time around not only projects platform, but also projects real hope. Iyon naman ang parang wish ko someday sa Pilipinas na pero pag the same faces, the same, medyo mahirap nga talaga isulong yung tunay na pagbabago, and we always end up
nakakalungkot, we always end up with the same problem because we always elect the same kind of people. But and I hope, I'm sure it will change someday. Sana sooner than later. Speaking of new faces, Kong, no? Si Willie Revillame, open na raw sa pagtakbo sa 2025. No? Ang ganda pa ng visuals niya. No? Nagmano pa kay President Duterte. Grabe, no? Eh, ang wish ko lang sana magkaroon tayo ng ano, lahat tayo magkaroon ng jacket, no? Dahil tatakbo si Willie Revillame. Sana lang po, no? Magkaroon kami lahat ng jacket. Hindi naman siguro too much to ask you, no? Anyway, joke lang yun, Kong. Ito pala, no? Ito yung gusto ko rin pag-usapan, no? Kasi nga, I'm very passionate about that issue, no? Pag nag-aaway mga higante, ano ba naman yung pakinabang ng ordinaryong Pilipino dyan? Ito kasi nakikita ko rin po, no? I don't know whether you agree with me, Kong Neri, no? Di ba issue yung military pension? And pinag-aaralan siya supposedly under the Marcos administration kung paano siya ire-reforma na hindi naman, kung mga kahit paano, hindi naman mamasamain ng sobra ng ating uniform service. Eh, with what happened, with what the former president had said about Marcos, di ba, ini-incite pa nga niya yung military in so many words, di ba? Inciting to sedition na nga yata yung sinabi niya. Eh, hindi kaya mapapost naman itong Marcos administration. Teka, baka pag itunuloy namin itong pagreforma sa military pension system, eh baka mas makadagdag ng ano ng fuel dun sa apoy na pinapaningas ni President Duterte. I don't know kung we have the same reading regarding that. Well, una muna, this pension problem started with his father. Nagsimula yan noon ng medyo nagkaroon ng ganung klaseng sistema for a long time. So, obligasyon ng Marcos administration na i-resolve yan. Bakit naman magkaroon ng ganun? Wala na tayong pondo, bigyan mo to ng pension, hindi nagbabayad ng premium. Habang yung ordinaryong teacher nagbabayad ng premium, ang SSS, para pahirapan, para madagdagan ng 2,000 dagdag sa SSS pension. So talagang masama yung pension system ng uniform personnel. At dapat talaga ma-reform yan. Pangalawa, hindi tumitiklop ang presidente dapat on the basis of medyo ano to, baka naman magalit sa akin yung isang sector like military. Kung tama, tama, mali, mali. This pension problem has to end once and for all. At I really hope one administration someday will have the guts to do it. At I don't know kung si ang Marcos administration will have the guts kung padala sila sa threat ni President Duterte. Pero sa akin, they have to bite the bullet here and do what they promised to reform yung sa pension plan. Naririnig ko ngayon, parang lumala nga yung mga bills eh. Hindi pa papunta doon, lalong sumama. And I really expect na tunay sana na pension reform ang ipapasa nila rather than a watered down pension reform. But tama ka. I mean, si President Duterte has been getting away with a lot of crimes, no? And it's up to the Marcos administration. Now, they don't have to wait for the ICC. They can file charges against him. I mean, you know, if they want to, for the tinawag kang, ito nga ang ano, Christian eh, naranasan ngayon ni President Marcos ang ginagawa ni Duterte sa maraming taon sa oposisyon, sa bayan muna, sa mga aktivista. Yung red tagging na walang preba. Si BPNPA yan, pero wala naman siyang ebidensya. Ngayon, tinawag siyang adik ka. Pag tinanong, anong ebidensya mo? Nung mayor ako, may nag-submit sa akin ng listahan. Abogado si President Duterte. He knows it's not evidence. I mean, medyo pulpul na abogado yan pag tingin niya may nag-submit nung may kailan kang mayor, tagal mo ng mayor. Kailan ka nag-submit? May nag-submit siyang listahan. So, if anybody submits a list to you, ganun na ba yun? Di, walang kinaiba yun sa drug list niya. At walang kinaiba yun sa red niya at sa, you know, yung CPP-NPA na sinasabi niya na hanggang ngayon wala naman siyang preba. Oh. So, is now experiencing that.
But just like the other victims, he can also file a case against Duterte and test the justice system of the Philippines against a former president. Oo nga, lalo't wala ng immunity si President Duterte. Na, nung nandun siya sa Malacanang, he literally used the pulpit of the presidency to attack people without evidence. So ngayon, malinaw, pwedeng kasuhan. Pero ano yung mga nakita niya? Based sa mga sinabi niya dun sa rally, ano yung mga nakikita niyo, mga nakita niyo obvious crimes na pwedeng isampa or cases? Basahin ko yung transcript, ha? May nabasa akong excerpts na parang nananawagan siya sa military na pag i-continue ang chacha, i-overthrow. May narinig akong, may nabasa akong transcript. I didn't hear the plaza. Pero it's up for the Marcos administration to study what he said. I mean, but hindi na kami tutulong dyan sa mga kaso nyo. Ang dami na namin kaso sa mga biktima ng human rights. Napamahami kayo ng cause of action, di ba? Kayo na yung mag-aaral dyan. Pero ang sinasabi ko, dapat may limit, may accountability ang mga tao dito. And yeah, you know, you can start with... Ako, I don't want accountability from below eh. Kasi kung mga yung corruption ng municipal clerk, mga maubos yung oras namin dyan, you go for the jugular. Kung sinong pinakamataas na nag-commit ng crime, doon ka magkaso. In this case, President Duterte. So, if the Marcos administration feels that there was an offense committed against them for the speeches of President Duterte, they should file a case. Ayan ang ehemplo siguro sa taong bayan na niyurakan ng mga Duterte. Oh, it's about time na lumaban naman tayo kasi for a long period of time, bira lang siya ng bira sa atin. Wala tayong means na makasuhan siya. Kailangan pa nating dumulog sa ICC para makasuhan siya. But this time around, sana naman magkaroon na rin kaso ang mga Duterte. Para naman, huwag pamarisan ba at ang susunod na presidente ay hindi na sana gawin yung abusong yan. At aralin na talaga ang pinaka matinding leksyon sa lahat ng politiko. At ang leksyon yon ay walang forever. Walang forever sa Malacañang. Walang forever sa pwesto. Darating ang panahon na mawala ka na sa pwesto, kaya kailangan ng tapang mo para kinanlanin na wala ka na sa pwesto at tanggapin na tapos na yung poder mo. Sensya na akong Neri, napapangiti ako kanina kasi yung pinag-uusapan natin yung mga pwede igaso. Ayaw nyo magbigay ng free legal advice kay Bongbong Marcos. Ito pala, ito lang, very basic question. No? In the fact na wala na siyang immunity, no? Citizen Duterte na siya. Sinabihan niya, adik yung presidente. Tapos nagpalabas pa siya ng fake news na nasa PDEA yung drug list daw. Na dininay naman ng PDEA. I mean, yan, isn't it obvious that a crime was committed? Siguro mas malinaw pa ito doon sa ibinasurang reklamo ni Congresswoman Franz Castro. What do you think as a lawyer? Isang libreng legal advice lang. Sa akin, marami silang choices dyan ng Marcos administration from defamation, libel, civil cases for damages, etc. So yeah, they have a lot of causes of action dyan na pwedeng i-file. Siyempre, kailangan aralin yung buong transcript ng speech niya. Pero hindi pwedeng yung sinasabi ng piskal na he's known to be joking eh. Yung mga ganon. Opinion mo yan, piskal. Hindi yan ang ebidensya. No? Huwag i-interpret yan ng prosecution ng DOJ dapat na eh ganun na talaga yung taong yan. Nagsasalita lang. You know, no? Threat yan sa buhay ng tao yung mga sinasabi niya and he should be punished for that. I'm not siding with the Marcoses here. I'm just saying that may accountability dapat and if may ginawang krimen ang isang dating presidente like Duterte, then so be it. And may ginawang krimen din yung current na president, di kasuhan din. I-impeach din. Well, yun ang problema sa atin kasi may immunity ang presidente dito na I think hindi dapat magkaroon ng ganon. But anyway, the jurisprudence had said na pag sitting president ka, eh may immunity ka, which for me is a useless doctrine. Hindi, nobody files a made-up case against a president in the Philippines. Na parang justification dyan ng Korte Suprema. Eh, pag walang immunity dyan, kung sino-sinong kakaso dyan, of course not. Sinong kakaso sa presidente na gawa-gawa?
But anyway, nandiyan yung jurisprudence dyan. Wala yan sa Constitution, by the way, yung immunity ng presidente. Tinanggal yan sa 1987 Constitution. Pero dahil dyan, ngayon, yung current president, o di after ng term niya na, pwede mong kasuhan. So, nakakalungkot na hanggang ngayon, itong si President Duterte, hindi pa rin nakakasuhan ng mga kasalanan niya. And of course, one of the reason ay ang justice system natin dito, hindi hospitable sa accountability. Mapala kong Larry, bilang panghuli, no? Pag-usapan natin itong People's Initiative. So sinabi ng COMELEC, hindi na muna yan ipoproseso, which was a bit surprising, but not really. Kasi independent constitutional body, pwede pala maapektuhan ng political events, no? Pero that's beside the point. Naniniwala ba kayo na hinto na yan? Lalo, nagbabangayan yung mga senador at saka kongresista ngayon, no? Kanina, sa hearing ni Aimee Marcos. Oo. Yung People's Initiative? Hindi pa. I will wait for the official and public pronouncement of Birma saying na surrender na kami, suko na kami, hindi i-abandona na namin yung PI. But for now, nanandyan sa stage na yan, itutuloy ng bayan muna ang bawi pirma, affidavit. Itutuloy namin yung pagkaroon ng mga forum sa eskwelahan. Marami na ngang mga probinsya ang nag-imbita. Pupuntahan talaga namin yan kasi hindi pa tapos ang laban. Who knows? Baka 2 weeks from now, 3 weeks, malay natin, i-lift ng COMELEC ang suspension. Pangalawa, who knows? Baka ang pirma kakasuhan ng COMELEC for mandamus. Kasi medyo malakas din yung kaso ng pirma dyan, ha? Pag nag-file sila ng kaso ng mandamus na utusan ng COMELEC, natanggapin, ay bay, malakas din yan. Eh kung utusan ng korte ang COMELEC na hindi, tanggapin nyo yan o hindi. Ang punto ko lang, hindi dapat magkampante ang mga tutol sa chacha dahil dito. Kasi nabigla tayo nung January, ang bilis nila. I have to admit, Christian, we were caught flat-footed. Blitzkrieg eh. Blitzkrieg ang ginawa ng pirma doon eh. Kaya nga ako nagki-question, this is a well-funded. No NGO can do this. Penetrate barangays without the funding and the support. But anyway, blitzkrieg yun. So ayaw ko nang maulit yon. Kaya ngayon, ang ano ng bayan muna, tuloy ang mobilization against Chacha kasi hindi pa tapos yan. Lalo na, kahapon lang, nasa dyaryo, ang ilang liderato ng House nag-propose na naman ng Chacha, CONAS na naman. So, either way eh, kung hindi man sa PPI, meron din palang CONAS na niluluto ngayon. Ha? So, hindi tapos ang laban sa Chacha, dalawa pa. Kung matigil man itong PI ngayon, at least ang Chacha sa House and sa Senate, resolution of both houses number 6, binuhay kahapon ng House. At nakita ko yung manifesto ng mga House leaders dyan kahapon. So, there is still an attempt for Chacha, whether it's PI or CONAS, but our legislators are really obsessed with amending the Constitution despite the strong position of the Filipino people for so many years against this self-interest Chacha at mga Chacha na may karga. Okay. Sige, maraming salamat former Congressman Nery Culminares. Pasensya na, medyo napahaba, no? Sabi ko sa iyo kanina, mga hanggang 9 lang eh. Pero at least ang dami natin na cover na issues. Maraming salamat po for joining us tonight. Maraming salamat, Christian, at good evening po sa lahat ng viewers ninyo. Okay. Yan po si former Bayan Muna Party District Representative Nery Culminares. Nababasa ko ibang sinasabi niyo, no? Sayang daw. Bakit hindi siya naging senador? Eh, hindi sapat yung boto eh. Diba? Ganun talaga eh. Alam naman natin, no, yung 12 yung binipili dyan eh. Mas magagaling kasi yung mga nanalo, diba? Mas pogi, mas maraming yung plataforma, ano pa ba? Mas may track record, no? Mas magaling kumanta. Ayan. Ano yung mga action stars? Ilan mga action stars natin sa Senado ngayon? Si Bong Revilla, Jingo Estrada, Robin Padilla. Biruin niyo yun. Saka yung makakita ng isang legislative body na tatlong action star ang nakaupo. Tapos pag nanalo pa or kung manalo pa si
Willie Revilla na eh. Ano na naman isang artista o showbiz personality. Diba talaga yung Pilipinas, no? Talagang mahihirapan ka lalong mahalin ng Pilipinas. No? Pag ito pinakikita natin eh. No? Ganun na lang eh. Ay, sorry, nakalimutan ko. Si Supremo, dito lapid pa. Napakatahimik kasi eh. Nung tunover ko yan sa Senate, hindi ko nadinig yung boses eh. Pero sumusulpot siya pag butuhan, pag importante. Grabe, no? Meron ka Lito Lapid, Robin Padilla, Ringo Estrada, tapos Bong Revilla. Sa mga hindi po naniniwala, dati pong action star si Ringo Estrada. Baka hindi lang halata, pero dati pong action star yan. Ayan. I-google nyo, maniwala kayo. Ayan. Grabe, dami kong gusto sabihin, lalo dito sa away ng mga Duterte at saka ng mga Marcos, kaya meron po tayo hinahan ng isang malupit na komentaryo po dyan. Abangan nyo po, no? Grabe kong away ng dalawang to, no? Pero mahal na mahal kasi nila yung bayan, eh. Anyway, kabatiin lang po muna natin itong mga sumusunod, no? Sabi ni Marvin, binabati niya. Happy birthday sa asawa ni Marvin Magditang na si Amy Rose Magditang or Amy Rose Magditang, 52nd birthday niya tomorrow, January 31. And sabi niya, love ko po yan pag hindi ako galit. Salamat po and more power. Ayun na. Tapos binabati rin po natin, isa pong ano to, masugid na tagapanood from Japan, si Jennifer Gatlula from Gunma, Japan. Jennifer, hi. I-message siya kanina. Maraming salamat sa iyo. Tapos si Edna Malana, pinapabati niya si Mr. Yoli Reyes. Tapos get well soon, Sir Yoli Reyes, no? May sakit ka raw. Yan. Former SCADA manager ng Natural World. Tapos ito si Liamas, ang kulit eh. No? Message ang message to eh. Minsan, may ginagawa ako, mag-message to na kung ano-ano eh. Siyempre, dito rin akong basahin eh. Ang problema sa taong ito eh, no? Haba-haba ng interview ka gabi, message pa ng message. Ito, nag-message kanina, may picture pa, nag-viber, sabi. Si Crispin at Nerissa Francisco, fans mo, pero naawa sa pagtapak sa aking karangalan ng host. Yan ang problema rito kay Yamas, naghahanap ng kakampi, no? Para pinapalabas siya na siya yung aping-api, pag in-interview dito sa Fox First. Eh, ang totoo, bumabawi lang po tayo, no? Medyo pinapatas lang po natin. Kasi kung naalala nyo, bago po yung episode kagabi, diba, medyo bumana tayo agad dun eh. Sabi nga yun, tatlong uppercut agad eh. Yung episode before that, kung naalala nyo, aba, duguan ako. Yung mga, hindi ko umiinik yung diskusyon, parang inundayan ako ng saksak sa tagiliran eh. Sabi ko, hindi pwedeng ganyan yan. No, hindi natin pwedeng palampasin yan. Eh, kagabi, late siya eh. Siya nag-volunteer na mag-guess for the record. Tapos, train date. Nagkaroon ba ng dahilan para banatan siya? Ayan. Yeah, ano. Yun. Okay, nasa na ba tayo? Tapos ito, no? Daming trolls ngayong gabi, ha? Naghahanap buhay kayo, ha? Kaya pala, huwag niyo kakalimutan magtirik ng kandila para sa mga bayarang trolls. Pati na rin puro sa mga bayarang analysts, bayarang bloggers, kasi medyo nahihirapan po sila ngayon eh. Saan ba kami kakampi? Diba? Eh, dahil nag-uumpugan po yung kanilang mga puon, eh, maghahanap na rin si CCN. Sabihin, opposition, tarunan pa rin kayo. Never kayo mananalo. Eh, mag-focus na muna kayo sa inyong mga puon, no? Sa inyong dalawang Panginoon. Ayan. Okay, na kanyang denial na, no? Kasi yan po yung kakalimutan magtirik na kandila para sa mga trolls na yun. Kasi you can only imagine how difficult their situation is now. So, yung mahirap na hirap ka na maglagay ng talino sa utak mo, maglagay ng sense sa iyong utak, o hindi mo alam kung saka bibili ng konsensya, ayun, divided ka pa, no? Ayun mo ba ako kakampi? At syempre, yung mga bayarang vloggers at saka yung mga fake analysts, lalapit sila dun sa kung kanino, dun sa poon, kung saan mas makikinabang sila in terms of this. Yan. Hindi naman. Pag meres na tayo, pera-pera lang. Ayun. Hindi lang ha. Hindi nagpapabate.
si subconsciously conscious, pabati while reviewing. Narinig po ako sa inyo. Ay, salamat sa iyo. Yan. Si Agustin. Agustin Mondragon. Magnonobena po siya para sa mga trolls. Yan. Si Daniel Indoctivo, watching from Saudi Arabia. Si Lucita Indaya, watching from Milan, Italy. Ayan. Tapos ito, batindan natin si Herminio Indiola, shoutout from Quezon City. Ringer, maraming salamat sa iyo. Tapos, maraming salamat din sa iyo, Jez D. Ayan. Tapos, wow naman, Pinritong Sudan. Hi Christian, kailan po kayo pupunta sa Calgary? Ako ang founder ng unofficial Christmas Club. Oh, wow, grabe naman kayo, Calgary sa Canada. No? Actually, gusto ko pumunta dyan one day. I heard, malamig po dyan, no? Pero saan ba hindi malamig sa Canada? And sana makabisita po tayo dyan soon. And then, sino pa ba? Masya na kayo, hirapan ako. Hindi pa sa namin ito yung pwede ka mag-reading guys, pwede malayo, pwede ano, progressive. And ito progressive kasi gagawin ito para mabasa. Ang gano'n ko na, para mas mabasa natin. Si Harold, binabati natin. Harold from Vienna, Austria. Ayan, kung nasa sa'yo, tsaka sa'yo mga pusa. Tapos si Gina Oliva, watching from Israel. Si Janet Herman, maraming salamat sa'yo. Chico. Ayan. Ano ba siyang mensahe, no? Romero, maraming salamat sa pag-iintay, no? Oo. Bukas, balik na po tayo sa studio natin. So, mabalik na po tayo sa magandang audio natin tsaka internet connection. But in the meantime, at least tayo-raos po natin ito. No? Maraming salamat din kay Mike Palisok. Tapos, watching from Malaysia, si Oy A. I don't know how to pronounce your name. And Christopher Ofino. Maraming salamat sa'yo. So, from Hong Kong, si Lin Calunia, madalas na nyo dyan. Tapos si Andrew Catolico Ganitana. Essentially, nag-squint ako. John Mike. Okay. Sige. Kita-kita po tayo bukas, no? Tapos, maraming salamat po sa patuloy mong pagsuporta. Pero as always, no? Ito po yung kakalimutan. Maski na-entertain kayo sa mga programa natin, sa mga episodes natin, hindi mo kakalimutan yung mga, no? Yung mga lessons na dapat mapulot natin. Alam niyo, I believe there's a moral in every story, in every event. So dito, ano ba yung moral dito sa ano? Sa nangyayari between the Marcoses and the Dutertes? O masyadong sakim sa kapangyarihan? No? You have to temper or moderate your greed or power. Alam niyo po, naniniwala ako, pinaka-problema natin dito sa mundo, pinaka-problema talaga, greed. Lagi tayo nag-aasam ng mas lihamak na mas higit kaysa kailangan natin. It's because of this greed, relationships are affected among people, among persons, among nations. Greed. Nang iisa ka ng kapwa. Ito, pinag-uusapan natin dito, greed for power. Naniniwala ba kayo? In your heart of hearts. Na kumukontra yung mga Duterte dito sa mga Marcos dahil at parang iniisip nila, kapakanan nyo, kapakanan natin. Naniniwala rin ba kayo? Itong si Marcos naman, tsaka si Romualdez, mukha banit na pabalik dito sa mga Duterte dahil interest din po natin yung kanilang iniisip. Yun. Yan ang pabaong ko sa inyo. Sila? Sige po, maraming salamat sa inyo. Kita-kita po tayo bukas. Ayan. Tapos, kung meron po kayong kilalang troll, mag-donate po kayo ng bulak. Dahil madalas po dugo yung ilong ng mga trolls. Tapos nga po, ipalarangin nyo na iwanan na nila ang ganyang masamang trabaho. Yan ako po si Christian Sierra, Team Replay, Team Delay. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas.